guys, welcome to my channel. This is Pinoy Mechanic again. Sa araw nito guys ay mag-install tayo ng timing chain ng makina ng Chevy Capras LS 6.0 liter V8 engine. Ito po ngayon ang ating install. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo guys, ito ay mga luma po ito. Ayan, itong makina po lang ang install ko guys, ay hindi po ito overhaul, hindi rin ito ginawa ko. Ito ay siguruman ng makina. Ngunit nung buksan ko yung oil pan niya ay tumambad ang sira. Yung naging sira niya ay timing guide. Ayan, tapos napakarumi ng ingkan, lub ng makina. Kaya ang ginawa namin, nilinisan namin, piltang ko ng lumang kanden guide, pero wala po tong wala po tayong problema sa mga ganun kasi itong makina ay hindi po gawa. Ito po ay aki lang ginawa ng paraan para yung customer ay makatipid. So ngayon guys ay atin po itong install ang kanyang sprocket ng timing. So kung makita nyo guys, ayan, meron po tayong guide na luma. Ayan, galing ibang shop yan, hinanap ko lang. So ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang timing ng makina ito. Alright? So, bago ang lahat guys, ay atin munang markians ang sprocket at saka yung crankshaft timing niya. Gumamit po tayo ng paint marker, ayan, para makita po yung mga tanda niya. So ayan, ito po yung timing mark ng camshaft. Ayan, ayan, susunod yung timing mark ng crankshaft. Ayan, ayan, simple lang guys, yung markings niya dalawang piraso lang, kaya di mahirap tandaan. So ang naging problema lang pala guys sa mga itong makina ay yung pag-install. Ayan, ayan, ganyan lang siya kung makikita nyo. Ayan, ito po yung guide ng camshaft, ito po yung butas. Ayan, dapat yan nakasintro talaga yan. Ayan, ganyan. So ganyan lang guys. Ayan, i-con nyo lang siya, tapat. Ayan, ayan ang timing mark ng magitong makina, Chevrolet Capras LS. Magkasing hawig po siya ng GMC Chevrolet. Ayan, ayan, itong makina ay halos parehas lang sila ng mga GMs ng ano timing. Ganito din. So atin mo siyang tatanggalin. So ang ating gagawin guys ay ito lang. Kailangan natin siyang ikabit ang kadena. Ayan, ayan, ayan. Tips ko lang guys, itong kadena ay wala po siyang timing mark. Basta itapat nyo lang yung markings. Yan, yung mga puti na yan, yung puti na yan na aking nilagyan, basta itapat nyo lang dyan, yun na po yan ang timing mark ng Chevy Capras na ito, 6.0 liter V8 engine. So ayan, atin na siyang i-install.
So ayan mga boss, na-install natin yung timing chain, sprocket, at saka yung guide, at saka yung kadena. So ayan na po siya. Ayan, may guide na rin siya. Ayan. So bago pa tayo mag-install pala guys ng mga itong mga makina, kailangan muna natin i-top dead yung piston number 1. Ayan. So sa mga ganitong palang mga sinyalis, ito ay sinyalis nga nakatap dito siya kasi ito yung timing mark niya. Ito yung pinaka tapatan niya na marka. Kaya yung piston, I'm sure nakatap dito na rin yan. Alam ko. Alright? So ngayon, kung gusto niyo pala siyang igbitan guys, itong camshaft bolt, huwag nyo muna ikabit yung guide nya kasi itong tornilyo nya, ayan yung tornilyo nya, huwag nyo muna siyang higpitan ng ayan, ikabit. Kailangan kasi siya free para pag higpit natin dito sa bolt na ito, ito ay 24 socket, ayan millimeter, kasi pag yan ang ating higpitan, automatic po guys na ito ay mababasag dahil ito po ay plastic lang. At saka una sa lahat, luma na rin. Pero yung pagkaluma niya ay hindi masyadong luma. Ito ay good condition pa. Pwede pa siyang kabit ulit kasi yung plastic niya hindi pa naman basag. Ayos lang 'yan. Ayan. Kaya no worry po tayo diyan. So ayun lang guys ang aking tip for today guys, mga itong makina. Kung kayo po ay naka gawa ng mga itong makina, paki-comment lang sa back. Kung may iba pa kayong katanungan sa akin, huwag po tayong mahiya mag-comment. Alright, so once again guys, this is Pinoy Mechanic. Ito lang po ang aking may share sa araw ito, and don't forget to like and share my YouTube channel and subscribe. So ayan mga boss, sa wakas natapos na namin asimbo lahat ng mga accessories ng makina ito. So ngayon talagyan mo natin yung langis ng Castrol GTX 1030. Ayan, 4,000 km, yan po natin ilagay sa makina niyan. Tapos pagkatapos niyan, install natin dyan sa akin na yan. Pagkatapos niyan yung kanyang transmission, ayan transmission niya, install natin yan. Tapos yung filter niya bago na rin, ayan bagong gasket, ayan alternator, flywheel, lahat kompleto na yan. Ayan. Alright, yung langis pala ito mga boss ay 7 piraso, 6 liters po siya. 6 liters girl. Malaki po yung ano niya, oil pan. Diretso na to girl. At malaki rin yung makina, ayan. Diretso 7 na liters. Ay, 7 okay. Liters pala, di 6 liters, 7 liter pala. Okay, diretso. Ayan. Oh, makintab ang langis. Sobrang kintab. Dapat maging maayos to. Ayos talaga. Para hindi na kayo mahirapan, laglag to eh. Para walang kabakibak job na. Dapat ayos siya. Oh! Pogi ah! Pogi ah! Madami na mga ano ah. So yan. Andito po ating kwa ngayon. Pogi! Ganda ng kotse oh. Chevrolet Lumina. Pati gulong. Iyon, forma oh. Ano brad? Sticker brad. Ano sticker mo yan? Anong kwan yan? Anong kotse yan? Rapture? Ano yan? Okay ah.
Ayan o. Sticker, billing online. Alright. So, tapos yung mga ilaw dito. Bago ba tigulo mo? Isaw na, kita ko na na bago. Ang kanang bili mo? 240 sa. Bah, parang Hankook ah. Pogi ah. Yun. Naglo ko yung takaterjetor ko naman. Dumalabas yung tukay. Ayan, yan po yung kotse ni boss. Ayan, ganda oh. Ito ang kotseng Pinoy. Puro kapres. Yung makina dapat ito makina ko, bro. 6.0. Hindi, makina kapres ba. Ayan, laki. Pagyan, hata mo eh. CC lang ito, 200. Beat. So, ayan guys, nasindro na natin yung makina ng Chevrolet na ito, Capres. Ayan. Napaupo na natin. Sindro-sindro na yung support niya, ayan. Yung kabila. So, ngayon yung kulang ito guys ay transmission. Ayan. Dapat pala pag tayo ay nagkakabit ng makina, dapat natin ayusin yung kanyang mga wiring. Ayan, gaya nito. Ayan. Wiring niya para hindi po siya maipit pag install natin yung transmission. So ngayon guys, yung transmission niya ayan doon. Mamaya, yan ang next natin i-install. Lahat-lahat na. Ayan. So ayan guys, this is the first time na i-start natin ang sakyanan nito. Ito yung ginawa ko na Chevrolet Capres LS, yung makina niya, siguro mano, ayan. Nakikabit ko na. So ngayon, subukan natin i-start guys kung maganda ba yung kalalabasan. Ayan. Ayan. Ito po ang kanyang dashboard, ayan. Chevrolet Capres LS 6.0 V8 engine, ayan. So, atip yung i-start, ayan. Yun, napakaganda guys. Start natin. Wow. One click lang guys. So, kung magtanong kayo guys kung bakit ko di kinuha ng since yung ibang kung ginagawa sa makina ito. Kasi guys, my reason is masyado pong mahigpit ngayon sa aming shop. Kaya yung na kunang kulang yung pagkabit at yung pagkabit ng transmission, paglilinis ng makina. So ngayon, maandar na siya. Ayan. Nasa mga top speed niya, 260 km/h, ayan. So ayan. Subukan natin siyang buksan yung hood. Dito po siya. Ah! Ikas! So, ayan. So, ayan guys. Ito na yung makina guys. Umaandar na ng maganda. Walang kapalag-palag.
Ayan. Kumpleto na siya. May laki na rin. May tubig. Ayan. Ang ganda ng makina. Ang laki. Pag-resigaw lang itong butso, pero ayos lang yan. Pagawa na natin yan sa ano. Pagawa na itong butso. So ayan guys, kung nagustuhan nyo ito aking video for today, huwag lang kalimutan guys, i-like and share ang aking video at i-subscribe ang aking channel. So once again guys, Pinoy Mechanic, salamat.